Kita pa sa gate na ito ang tama ng bala na tumapos sa buhay ni Kapitan Ronaldo Loresca o Kapitan Cao sa Barangay Buli, Muntinlupa City. Nangyari ang insidente Miyerkules ng gabi. Kanina, binalikan ng Muntinlupa Police ang pinangyarihan ng pamamaril. Ayon sa mga kasama ng kapitan, may bigla na lang tumigil na motor na may dalawang sakay. Barangay chairman, no? Sa Muntinlupa. At pinaputukan ang biktima. Pagtigil ng motor dyan, ganun kagad. Kaya pagtingin ko, nakachup-chup kagad sigat, idugo na dito. Ayon sa isa pang saksi at kaibigan ng biktima, magkakatabi lang daw sila kaya posibleng professional ang gumawa dahil lahat ng itinutok ng gunman na ni hindi bumaba ng motorsiklo, tumama sa kapitan. Akala ka nga namin noong una, sumabog na gulong ng motor. Kaya nagulat, sabi pa rin ni Cap, aba o, yun lang nabanggit niya. Kasi lahat kami nakatritig, may kanyang nagse-cellphone, nakayuko lahat. Tama sa ulo ang ikinamatay ng biktima na naisugod pa sa ospital. Ang mga kasama ng kapitan noong gabing yun na kanyang mga kababata at kamag-anak, ikinagulat ang pangyayari dahil wala daw silang alam na dahilan para patayin si Kapitan Kaok. Wala naman akong kinakwento na may threat siya. Hindi naman siya nagkukwento kasi pag mga ganyan, wala namang ano siya. Kumbaga, yung mga nangyayari sa kanya, hindi siya nag-ano talaga. Personally, wala po talaga siya sinasabi sa amin. Talagang nakakapanginaya, nakakapanlumo. Sayang, sana nga magkaroon ng kalutasan yung pagpatay kay Kapitan. Ang Muntinlupa LGU nangakong tututukan ng kaso at hinihikayat ang sinungaling na nakakita sa krimen na makipagtulungan sa mga otoridad. May lead na raw silang nakuha base sa backtracking na ginawa ang mga pulis gamit ang CCTV ng Muntinlupa Operations Center. Ang Muntinlupa Police tumanggi munang magbigay ng pahayag dahil kailangan pa raw ng masusing investigasyon sa kaso. Para sa GMA Integrated News. Oh, yan ba ang bumababa ang kuan, kriminalidad? Halos araw-araw may pinapatay, may binabaril kahit mga inosinteng tao. Ha? Niraransak yung bahay nila. Ito ba? Yung spokesperson ninyo na pulis, ikaw, Marcos Jr., ito ba ang bumababa ang kriminalidad sa Pilipinas? Araw-araw ilang namatay, binabaril na wala lang kaano-ano? Lintek? Ito ba ang gusto niyong bansa natin? Sino ba ang gustong mag-invest dito sa Pilipinas pag ganito ang krimen? Ha? Niluluoban, ninakawan, binabaril, walang awang binabaril, kahit mga nanay na mga mahihirap binabaril, sinasaksak. Oh, ito yung sinasabi ninyo na bumababa ang kriminalidad? Ang ina kayo, puro kayo sinungaling gobyerno. Oh, ito siguro ang gusto ng gobyerno na talamak ang talaga. Sobrang talamak ng druga, talamak ang patayan, talamak ang nakawan, talamak ang holdapan. Ito yun ang gusto ng gobyernong ito. Pero pag nasalita si BBM, nag-speech, scripted na speech, wala sa puso, wala sa utak, palingalinga ang mata, pangiwi-ngiwi ang bunganga. Ang galing-galing magsalita para sasabihin talaga na kunyari may malasakit siya, malasakit ang putang ina. Nga sinungaling kayo ng iyang gobyernong ito.